What's up, guys? Welcome to my YouTube channel again. And for today's video, ako mag-unbox po pala tayo ng ating Lightning HD TV cable to Android and iOS. So wala tayong iOS, kaya Android na lang. So pwede rin siya sa smart TV or branded na TV. Kailangan nyo lang is itong ating cord charger and buksan na kanya. Then, so unbox na natin tong Lightning HD TV cable. So plug and play daw siya. So pwede maglaro using ML and COD. Okay, so open na natin. Merong available na kulay, may white, may red, and pinili ko is black. So ito yung HDMI. Okay. Yan. And then USB. Saka ng cord. Dito nyo ilalagay yung charger na. Ay, yung cord mismo. Ayan. Tapos, sakang dito. Yan. Ito sasaksak nyo. Siyempre sasaksakan. At ito sa cellphone. At yung isa sa TV nyo na may HDMI. Ang gagamitin natin is monitor muna bago TV. So, compatible din siya sa monitor kung may HDMI. Kung may VGA to HDMI kayo, pwede rin. Features na itong HD TV cable na ito is USB 2.0 Type-C and USB 2.0 micro 5 pin and USB 2.0 Lightning. Yan. So, pwede rin siya sa Netflix if you want. So, mamaya papakita ko sa inyo. Magda-download pa kayo ng EasyCast, not EasyMail, sa Play Store. Tapos, open nyo lang yung EasyCast and scan nyo lang yung QR code bago kumonek dito sa ating monitor or TV. Papakita ko sa inyo yung USB debugging. Punta kayo sa settings. Tapos, may makikita kayong about phone. Paano nga ba i-open tong developer option? May kita kayong MIUI version. So, itap na lang na 7 times. So, meron na akong developer option dito sa ating phone. Naka-already na siya. Developer options. And make sure naka-on tong developer options natin. And then, itong pinaka-importante is USB debugging. So, make sure naka-open yan bago kayo kumunek sa ating monitor. Okay. So, try na natin sa ating monitor. So, ito yung HDMI natin. Okay. So, i-connect natin ang ating connector sa ating monitor. Ito yung HDMI. Connect natin para gumana siya. Siyempre sa ating extension. Ayan. And then, may lumabas na blue screen mo. Na may kasamang QR code. So, kapag nakapag-install na kayo, punta na kayo sa EasyCast and connect nyo lang tong Type-B na Android. And after that, so automatically na yan na kukunik sa aking monitor. Wala siyang delay. Screen effect using cup application. So, at tayo, ito yung ating sample video sa aking YouTube. So, okay naman yung ano niya, quality. Ayan o. Okay naman siya. Pwede siyang i-zoom in. Ayan. So, ayan guys, napakalino din. Pwede na. Hindi siya naglalag, hindi siya nagde-delay. So, ito try natin sa TV. So, again, punta tayo sa HDMI. Napapatong battery. And then, HDMI 3. Punta tayo sa ML.
Let's go! Ayo balik ke atas. Pag ginawa ganito mo, malabo siya. May kita yung ano, pixel. Pero okay naman. Next. Try naman natin tong traffic ano ba tawag dito? Traffic driver. Play tayo. Endless Highway. Pag tumutuloy siya, nakikita yung pixelated na. Next. Netflix, let's go. Netflix. Nga pala, huwag niyo kalimutan itong isaksak itong audio sa ating Android para gumana ang ating speaker. Tapos, i-play natin itong Kingdom, for example. Pag nag-play na siya, is yung quality niya is malinaw naman. 1080p naman siya. Ayan, lakasan natin. Ayan yung quality niya, okay naman. May balita ko ng lahat ng signs. Was wrong.